Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 piling karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal ng paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Pinahahirot sa tapat ng Baal Sephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo
kung paano kayo iniligtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala na kayong gagawing anuman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginoon ay atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya sa akin ay nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginoon ay kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay mga sisulusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyan ay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat. Tulad nila ay batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad. Walang ang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat. Nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, alleluia, sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseo kay Jesus, Guro,
maari mo bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahalap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasatyan ng dabunghalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hindi natin matatanggihan, mga kapatid, na alam ng Diyos ang kinalalagyan ng bawat isa sa atin. Alam ng Diyos kung tayo ay masaya. Alam ng Diyos kung tayo ay nalulungkot. Alam ng Diyos kung meron tayong pinagdaraanan. Sa madaling salita, alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang pinagdaraanan nating lahat. At sa ating pong unang pagbasang napakinggan, napakinggan ho natin ang kwento na kung saan si Moises inalis niya sa pagiging alipin ang piniling bayan ng Diyos, ang mga Israelita. Ngunit hindi ito nakita ng mga Israelita. Hindi ito napansin ng mga Israelita. Bakit ho kaya gusto silang paalisin ng Diyos bilang mga alipin ng Ehipsyo? Dahil alam ng Diyos na sila ay nahihirapan. Alam ng Diyos yung kanilang pagdurusang dinarana sa pagiging alipin. Kaya ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan upang sila ay alisin sa pagiging alipin. Pero ano ang naging tugon ng mga Israelita? Bakit pa kami kailangang umalis? Kontento na kami sa pagiging alipin. Ngayong papunta tayo sa ilang, makakaranas kami ng gutom, makakaranas kami ng hirap. Pero mga kapatid, ang Diyos lagi ang nakakaalam kung ano ang dapat at mas nakakabuti para sa atin. Kung ano ang dinaranas natin, kung ano ang kinakamit natin dahil sa ating paglapit sa Diyos, alam ng Diyos na ito ay mabuti para sa atin. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang buksan ang ating mga puso. Magandang buksan ang ating mga mata. At pansinin natin kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang lahat ng hinangad ng Diyos para sa atin, mabuti at maganda. Kung naghihinagpis ka, kung nahihirapan ka, kung merong pinagdaraanan ka sa buhay, tandaan mo, alam yan ng Diyos. At kung yan ang kung yan po ay alam ng Diyos, nangangahulugan, alam din ng Diyos ang paraan upang ang hirap ay pagaanin, ang pagsubok tapusin, ang problema mawala. Dahil ang Diyos na meron tayo ay ang Diyos na alam ang lahat
patungkol sa atin. Pangalawang bagay, kapag binuksan natin ang ating mga mata, kapag binuksan natin ang ating mga puso, nawa ang makita po natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ang pinaka dakilang tanda. Pinakadakilang tandang ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama. Sa atin pong ebanghelyo, tila ang mga Pariseo at mga eskriba naghahangad pa ng mga tanda. Pero anong sinabi sa kanila ni Jesus? Hindi pa ba ako sapat? Hindi pa ba sapat yung misyon na ipinagkaloob sa akin ng Diyos Ama? Hindi pa ba sapat na narito ako kapiling ninyo? Hindi pa ba sapat na ako ay nagpapagaling ng mga may sakit? Nagpapalayas ng mga demonyo? Hindi pa ba sapat ito? Ang mga Pariseo naghahanap pa ng iba't ibang tanda. Bakit? Dahil hindi bukas ang kanilang mga mata, hindi bukas ang kanilang mga puso na makita ang kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin na huwag na tayong humanap ng iba't iba pang tanda. Dahil ang pinakadakilang tanda ay ang tanda ni Jesus. At ang tanda ni Jesus ay tanda ng pag-ibig, awa at pagmamahal sa atin ng Diyos. Buksan natin ang ating mga mata, buksan natin ang ating mga puso, at tunay na madadaman natin na kapiling natin ng Diyos. Tunay na madadaman natin na ang Diyos alam ang ating pinagdaraanan, alam ang ating mga pagsubok na hinaharap, alam ng Diyos ang lahat. Dahil kapag dating sa Diyos, walang imposible. Lahat ay kaya ng Diyos dahil ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, damhin natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. At nawa makita natin na kapiling kasama natin ng Diyos sa buhay natin magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang makakatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Ang ating panalangin, Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad nawa ay maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig,
mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaasa mo mula pa noong una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanyang magpakailanman. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghahain ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang hahing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng inyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na July 25, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Monsignor Andres S. Valera, Parish Priest ng Santo Niño Parish, Maykawayan, Bulacan, Diocese of Malolos. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kaming pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang iyong kaangkan na nagsusumamo sa iyo. Makantan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.